sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat. Anong oras man nyo napapanood ang video ito, tayo po muli itutunghay ng atin pong pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, June 29, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 16, mga talatang 13 hanggang 19. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahawin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Alam natin ng mga panahon na yon ay lumalaganap ang mga bagay, himala, pangangaral ng ating Panginoong Yesus. Ang kanyang kababalaghan ay pinag-uusapan kahit saang dako. Kaya't maraming nagtatanong kung sino nga ba siya, taga saan nga ba siya, ano bang meron sa kanya. Kaya kahit ang mga alagad ay kinuha niya ang atensyon, kinol niya ang atensyon kung sino siya para sa kanila. Mahalagang katanungan ito kay Pedro at ang mga kasamang alagad. Sila ang mga unang tumanggap sa mga pangangaral ni Kristo. Sila rin ang pangunahing saksi sa lahat ng kanyang ginawa, paghahayag ng Diyos ang buong buhay ni Kristo. Wala siyang sinabi at ginawa na hindi galing sa Diyos Ama. Alam naman natin na ang misyon ni Jesus ay galing at sa kapahintulutan ng kanyang Ama, at wala siyang bagay na ginagawa na hindi utos ng kanyang Ama. Tulad ng isang pangkaraniwang guro na nagbibigay ng pagsusulit sa kanyang mag-aaral para malaman niya kung may natutunan ba ang mga bata. Nararapat lang na tanungin ang mga alagad kung nakukuha at nauunawaan na nila ang mga pahayag ni Jesus. Isa rin itong pagkakataon para ipahayag ang bunga ng kanilang pakikinig sa ating Panginoon. Dapat talaga namang kilala nila ng lubusan kung sino ba si Jesus na kanilang sinamahan, kung sino ba si Jesus na pinag-alayan nila ng kanilang buhay, kung sino ba si Jesus na sumama at sinamahan sila at iniwan nila ang lahat ng bagay para magmisyon kasama ng ating Panginoong Jesus. Isang mapagpalang pagkakataon ang mga pagninilay nila sa loob ng maraming araw, buwan o taong kasama ang Panginoon. At ngayon naman, para maihayag ito, si Pedro ang sumagot sa ngalan ng lahat ng mga alagad sapagkat siya po ang tagapagsalita. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito yung pahayag na pinagkasunduan nilang mga alagad kung sino ba si Jesus, sapagkat direkta silang tinanong, para sa inyo, sino ako? At ito yung sagot, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pinagtibay ni Jesus ang kasagutan ito bilang pagpapalang nagmula mismo sa Ama. At mula dito, hinirang niya si Pedro bilang batong pagtatayuan ng iglesia, kasabay ang propesiyang hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Hindi po si Pedro ang tinutukoy na hindi madadaig ng kamatayan sapagkat siya'y namatay. Ang tinutukoy na hindi madadaig ng kamatayan ay walang iba kundi ang iglesyang itatatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang simbahang kanyang pinangungunahan na siya ang ulo at tayo ang katawan. Hinirang niya si Pedro bilang batong pagtatayuan ng iglesia, kasabay ang propesiyang hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Nakasalalay ang pundasyon ng iglesia sa paninindigang si Jesus ang Mesiyas,
ang anak ng Diyos na buhay. Kaya matibay po ang ating pag-asa at pananalig, pananampalataya, sapagkat si Jesus ang nagtayo ng ating pong iglesia, ang kinabibilangan na siya namang ating pinaglilingkuran, ang ating kapwa, at tayo naman ay ginagamit ng ating Panginoon. Kaya meron po tayong matibay na maaasahan sa ating Panginoon. Kaya tinatanong din tayo ni Jesus, ito'y habol sa atin. Sino ba si Jesus para sa iyo sa panahong ito na ikaw ay naglilingkod? Buhay pa ba ang pundasyong itinatag ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.